Yo, welcome to this video, guys! And ngayon nga ay nag-end season ang Farlight 84 sa araw na ito. At nakikita nyo sa screen ko at ace ako nung last season, guys. So, congrats kung ano mang rank ang iyong naabot, guys, sa Farlight 84. So, sa ngayon, guys, ang video na ito, this is all about the patch notes. No, may bago silang update, may bago silang patch, may mga balance silang nalagay sa game. And sasabihin ko kung ano yung opinion ko sa patch na ito, sa mga ano changes ng game. No, so, bago yun, guys, i-claim muna natin. So, from East, naging Gold 3 tayo, mga kaibigan. No? So, you can see my character right there. It's already Season 8. Alright, let's go Season 8. And of course, balik tayo sa pagkiklaim ng mga rewards dyan. And for the Battle Pass, 61 days. So, grabe, sobrang tagal talaga nitong Battle Pass nila, man. I think they should make it like at least 60 days siguro. I don't know. Maybe that's gonna make it better. Hindi ko alam, guys, kung makikita natin yung patch notes dito sa game. So, tignan natin kung meron nga ditong patch notes. Okay, wala. Wala silang patch notes. Okay, since wala dito sa game, guys, papakita ko na lang sa screen ko. And yan na nga, guys, nakikita nyo sa Farlight 84 na Facebook page. Naglagay sila ng patch notes or ng announcement. So, Dear Survivors, ganun. Tapos, meron sila nalagay na link, guys. So, hanapin nyo lang yung Farlight 84 na page. Scroll down kayo. And i-click nyo lang tong link na to. Bago itong patch notes na to, guys, shoutout na din pala sa official Farlight 84, guys, dahil nilagay nila ako sa community content compilation issue number 1, guys. So, maraming salamat din sa Farlight 84 for recognizing your content creators. And this is issue 1. Meron pa silang for sure i-re-release na mga videos, guys. So, yun yung gameplay natin. And nandito din yung mga ibang mga content creator from all around the world. Eh, nandito din si Worry Bear, no? Shoutout din kay Worry Bear, man. Kami yung unang na feature galing sa Philippines, no? So, yun nga, guys. Farlight 84 is very hype right now sa Philippines. So, napakaganda. Napakaganda. Siguro yung talagang problema ngayon is yung mga cheater ng game. Kasi, alam nyo, pag sumisikat kasi yung isang game, yung mga cheater, alam mo yun, yung parang mas gusto nila ng attention, mas gumagarapal sila, kumbaga. So, yun, kung sa mga cheater, guys, wala kayong mag-i-improve sa sarili nyo and pinapatay nyo lang yung game. So, sana umabot tong message na to sa inyo na huwag na kayong mag-cheat kasi hindi kayo mag-i-improve nyan, men. Magiging masaya kayo temporarily pero walang mabibilib sa inyo, promise. Anyways, so here we are, guys, Farlight 84 14.31.5 hotfix notes. Now, sa mga hindi nakakaalam, sabi dito, to provide you better content and more stable gaming environment, mag-update sila ng May 25, pero wala silang oras kung kailan to mangyayari, and walang downtime. So, ibig sabihin yan, hindi madadown yung server, hindi mapuputol yung laro nyo, continue lang. Tapos, ang tanong dito, guys, is nandito na ba to sa game? Kung wala man to sa game, sa recording na ito, siguro pag-upload ko meron na kasi May 25 to. Or baka May 26 to sa Pilipinas, hindi ako sure. Kasi UTC, hindi nila nilagay kung kailan sa UTC. But anyway, siguro UTC 0 to. So anyways, basahin na lang natin, guys. So eto na, guys, mag-a-add sila ng duo sa game. Okay? So in this update, we will add the option for duo matches in Battle Royale. Eto, mga kaibigan. Okay, I think kailangan natin to i-zoom in siguro, no? Zoom in. Mas maganda ba siya i-zoom in? Ay, hindi siya nag-zoom in. Okay. So we will add option for duos in Battle Royale mode. Currently, we won't open up solo matches for the following reasons. The number of players online at the same time is not sufficient to support solo matches. That is true. So, ganito kasi mangyayari. Pag nilagyan nila ng solo, duo, tsaka squad, lahat ng mga players mahahati na. So, may mga players na maglalaro ng solo, may mga players maglalaro ng duo, may mga players maglalaro ng squad. Tapos, dalawa pa yung map. Ang problema kasi dito, mahati yung players, dadami yung bots kada game. Tsaka, ang boring din naman kung madami yung bots, di ba? Tapos, yun nga, mahati, tataas yung queue time nyo. So, matagal na kayong makakapasok sa isang game kasi nga, hati-hati na yung mga players sa queue. So, I agree with this. And, enabling solo matches would greatly divide the players. Yun nga, divide the players. Yun, tama yun, guys. And, some of the hero skills and game mechanics are closely tied to team cooperation such as Chana's ultimate skill and revive system. True, that is true. So pag naglagay sila ng solo, guys, itong game kasi na to, it's team based. So hindi siya babagay sa design ng game kasi nga
sabi nila, yung mga skill is para sa team. Alam mo yun? Siguro kung may solo man dito, ano, tanggalin nila lahat ng skill siguro, tas iwan nila yung jetpack siguro, in my opinion. Parang balance yun pag ganun. Walang skill, barilan lang, pero may jetpack. Alam mo yun? Movement lang yung jetpack, pero wala yung mga skill. Siguro kung mag-add sila ng solo, pero it will defeat the purpose of the game itself, no? Papangit yung... Parang wala nang kwenta yung design nila sa game kung gagawin nila yun, kasi in the first place unique yung Firelight 84 dahil nga sa mga skills din ng mga characters. So, I agree. So, another update, Battle Royale mode. Player can now carry one more medkit. Ah, interesting. Each medkit now provides more healing and takes longer to use. Ooh. Okay, napaka-situational ito, guys. So, meron ka nga isang... So, di ba ang medkit na pwede nating dalhin? I think, kung hindi ako mali, is 4. 4 ba or 5? Parang 4 ata. So, plus 1 in anyway, plus 1. Pero, ang problema dito, mas malakas yung heal, pero mas matagal mo siyang gamitin. Kasi yung ako, personally, sa paglaro ko ng game, sobrang tagal mag-medkit ng character. Alam mo yung gusto mong mag-reset sa isang laban, gusto mong mag-back muna tapos mag-heal. Sobrang tagal, medyo natatagalan ako sa pag-heal. Sa akin lang naman yun. Hindi ko alam kung natatagalan din kayo. Pero this is interesting. Interesting to na update. Okay, number 2. Shield XP module now provides 5 shield XP instead of 3. Okay. So, mas mabilis na yung shields natin, guys, kung kukuha ka ng mga module. Okay. Upgrading shields from level 4 to level 5 now requires less shield XP. Okay. Alright, pero okay lang naman yun. Binalance nila, okay lang. Sa shield, upgrading sa shield. Interesting din, pero siguro tignan na lang natin sa game kung gaano siya ka-game changing, no? Kung gaano ka-impactful tong change na to sa shield system nila. Increase the clan size to 8 players. And we plan to gradually increase the clan size in the future. Hindi ko alam kung enough to para sa especially sa mga malalaking clan na gusto talagang marami yung nakakapasok sa clan. Yun lang. Ito na, guys, balance adjustments. Ito yung pag-uusapan natin kasi dapat aware kayo dito, alam nyo to, na mangyayari to sa game. So, una sa lahat in this update, mga heroes. So, ito tayo, reduce the damage of Magi and Bew's tactical skill. So, ito yung granada na ginagamit ni Magi at ni Bew. Itong blast delivery. Ito yung granada na nagiging 3. So, ang nangyari dito, nilitan nila yung damage. Kasi ang nangyari kasi dito, guys, sobrang lakas ng skill na to, guys, lalo na pag nasa loob ka ng isang bahay o isang kwarto. Tapos, tinakpunan ka ng 3 granada sa harapan mo, patay ka agad. Okay. Kasi ang laki ng damage ito eh, itong skill ni Magi tsaka ni Bew. So, yeah, I'm glad they reduced the damage, no? Siguro, tignan na lang natin sa game kung ano yung magiging resulta nyan. Okay, increase the damage of Captain's ultimate skill. Na ito yung skill niya na nag-aano ng tubig. Ang problema ng mga tao dito, or at least ako, is hindi kasi siya nakakancel. So, pag nagkakast ka ng ultimate niya, hindi mo siya makancel, hindi mo maano yung baril mo. Talagang mag-aano ka ng tubig sa harapan ng kalaban. Pero kung in-increase nila yung damage nito, actually masakit na nga tong skill na to eh. Nakaka-wipe out din tong skill na to pag nasa kwarto kayo, tapos ginanito kayo ni Captain. So yeah, I think it's gonna be a big change siguro, depende sa damage na ilalagay nila. Enhance the ultimate skill of Watchman. Ooh! Increase throwing distance, HP, and damage of the turret. Reduce its deployment time. Woo, grabe. Binuff nila yung ano? Binuff nila yung turret, men, ha? Huh? Malakas na yung turret, oh. Siguro is it Watchman season, guys, oh? Maraming ba mga Watchman ngayon? Are there gonna be people switching to Watchman? This is interesting, men. Kasi ang sakit na nga yung turret. Na annoying yung turret, eh. Pag binabaril ka ng turret na yan. Tapos nilakyan nila yung HP. Tapos damage. Tas yung deployment time, yun yung pagtapon mo ng skill, yung paglabas mismo ng turret, yun yung deployment time. So this is really interesting, actually. At tignan na lang natin, siguro marami magwa-watchman nito pag ito, grabe, sobrang laki ng buff. Okay, Lucinda's tactical skill will no longer cause damage to friendly units. Hi, salamat. Ito yung ano, guys, ito yung Molotov, yung Molly ni Lucinda, yung letter C niya na umaapoy yung ground. So yes, ito yung nakaka-visit pag kakampi mo si Lucinda, tas nag-skill siya. So yeah, hindi ko alam kung ang ano yung pick rate kasi ni Lucinda ngayon, hindi, walang masyadong gumagamit kay Lucinda eh. So
Hindi ko alam. I don't know how that's gonna change the pick rate for Lucinda. Reduce the duration of Phantom's tactical skill. Ito yung isa, siguro guys, para sa akin, yung isa sa pinaka-OP na skill sa game. And I'm glad that they have nerfed this. So, nerf ang tactical skill ni Phantom, yung scan niya na letter C. Alam niyo kung bakit? Ang duration niya is sobrang tagal. Okay, ikukumpara natin siya kay Yung. Yung kay Yung kasi, matatawag nating okay lang yung ulti niya, balance siya. Kasi ulti niya yun eh, yung scan niya, yung kay Yung. Yung nagsascan siya sa malaking area. Ito si Yung. Wait, pakita ko si Yung ha. Yung. Murphy is ito. Safe. Itong Divulge. Divulge? Divulge, okay. Itong ulti niya, malaki yung area na sa scan niya. Pero yung kay Phantom, itong letter C niya, ang bilis mag-cooldown nito, hindi siya ulti. Tapos, malaki din yung area. Tapos, ang tagal matapos ng duration, guys. So, I'm really, really glad na binigyan nila ng attention yung, ano, yung ulti, or rather, yung scan ni Phantom, guys. Kasi, talagang, I really felt the OP yung Phantom, guys. Every time na gumamit ako ng Phantom or may kasama kami Phantom, nasa scan mo lang yung area na yun. Siguro mga, hindi ko alam, mga 8 seconds ata yung duration ng scan niya. Sobrang tagal. Alam mo yung movement ng kalaban, pwede mo silang i-push. Nakikita mo din yung action nila. For example, may nag-heal, may nag-re-revive, ganon. Wala na, GG na. So, napaka, ano talaga guys, maganda yung skill ni Phantom, yung tactical niya. Increase the throwing speed of Sunil and Yong's tactical skill. Reduce the duration time of springboard. Okay, ito yung jump pad ni Sunil and Yong. Maganda, maganda. Ayos. Ito, weapons. Slightly increase the fire rate of the Hound. So, in-increase yung damage ng Hound and yung fire rate ng Hound. So, ito yung pagputok. Okay? So, let's see guys kung anong mangyayari sa gameplay na to. I think it's gonna be a shotgun season as well. So, siguro sisikat yung mga shotgun sa season na to. Kasi sa number 2, in-increase din nila yung fire rate ng Fnatic. Pero nireduce nila yung damage, which is fine. So, tignan natin kung makaka one hit tong Hound. Kasi in-increase nila yung damage ng Hound. Siguro magiging one hit potential to. Hindi ko alam kung anong mas malaking damage yung Fnatic ba yung Hound. Pero feeling ko yung Hound is gonna be insane siguro sa mga situation ng mga close quarter situation. Especially sa mga kwarto-kwarto ng mga clash. So, tignan natin guys. Increase the damage of Stellar Wind and Defender. Nice. Increase the damage of the Invader. Nice. Nice. Kasi, itong mga weapons na to, na-outshine kasi siya sa bar. Bar 95 is the best sniper guys. Alam natin yung lahat. And it deserves to be the best kasi isa siyang one-shot sniper. Siya lang yung one-shot sniper sa game. So, deserve niya maka one-hit sa ulo. Right? Kasi, isang bala lang yun eh. Kung hindi mo yung matama, wala. Kung matama mo sa katawan ng kalaban, okay lang. Pero pag matama mo sa ulo, especially yung na moving target, pag umagalaw yung kalaban mo, talagang deserve mo yung kill na yun. Kasi mahirap yun, isang bala lang, diba? Pero, sa Stellar Wind and Defender and the Invader, I think it's a good decision na ginawa nila to ng buff or nilagyan nila ng buff. Kasi nga, first of all, hindi ito masyadong pinipick over the bar 95. And kung pipili ka ba ng Stellar Wind, Defender, Invader, mas pipiliin mo na lang mag-double Jupiter, guys. Because, speaking of Jupiter, guys, hindi ko alam kung ba't hindi nila ni-nerf yung Jupiter. To be honest. Jupiter is, I think, the most used weapon right now, or rather, the last season. I think nga, hanggang ngayon, may mga tao nagdo-double Jupiter. Kasi alam nating lahat, gano'ng ka-OP, gano'ng ka-overpowered yung Jupiter. Okay? Kung ano ka, siguro, pag pabasok ka sa isang game, mga 7 minutes mid-game ka na, makikita mo yung mga tao nag-Jupiter na halos lahat. Kasi yun talaga yung meta, man. Kada barilan na game may meta, guys. So, especially sa Battle Royale, yun, may mga meta talaga yun. And Jupiter is the meta right now. It's sitting on the top spot of the meta hierarchy right now. So anyways guys, so yun nga guys, I'm very satisfied so far sa mga nababasa kong nerf and patch guys, at mag-comment din kayo guys kung ano yung masasabi nyo so far sa mga sa Phantom changes, no, sa mga nabasa natin mga nerf and buff guys. And don't forget to like this video and subscribe guys kung bago ka dito guys. Anyways, moving on, we have vehicles and I'm very very happy for this. Hindi lang siguro ako, kundi kayo din. Dahil nireduce nila yung damage ng Air Beast, man. Air Beast. Napaka-buisit na Iron Man yan. Tinatawag nilang Iron Man.
Dahil talaga namang walang, alam mo pag ikaw gumamit ng Airbus, ano, lumilipad ka, mabilis yung movement mo. Hindi mo kailangan lumangoy sa dagat. Alam mo yun? Tapos yung damage mo, napakalaki. Like mga 200 yung damage mo. Ganun, mga 190, 180, ganun. Tapos, hindi mo pa kailangan ng aim. Kasi pag kinlik mo yung kalaban sa Iron Man or sa Airbase na yan, nagtitrace lang yung ano mo. Auto-aim siya, auto-aim, auto-assist, or aim-assist. So, I'm very happy guys na tinanggal nila yung, or rather, nireduce nila yung damage ng Airbase. This is the best sa lahat ng na mga nangyari sa update na to. Ang daming magiging masaya sa ano na to, sa nerf na to. Sobra, men, sobra. Improve the handling of hover vehicles. Is it hover or hover? Hover? I don't know. Optimize the crosshair effects of mobile turret. Okay. Increase the speed of some vehicles. Ay, salamat. Sana increase nila talaga. Kasi yung mga, ang babagal ng mga kotse sa game. Especially yung motor na nagiging invisible. Ang bagal, men. Motor siya, pero ang bagal. Parang ewan, men. So yun nga guys, Steam version, ito yung mga miscellaneous na ata to. Added custom key binding function for the Steam version. Yes, ito yung hinihintay ng mga Steam players, yung mga PC players na pwede na ma-change yung ano natin, yung key binding, no. Gusto kong ilagay dito sa mouse ko yung ano eh, yung letter Q, yung dash dash ng jetpack para hindi mahirap. Added a continuous sprinting feature. Continuous sprinting feature. Di ba may auto sprint na? Ito ba yung auto run? Auto run ba to? Parang auto run ata. Add a payment system for the Steam version in early June. So, in early June, continued optimization of the anti-cheat system. Okay. So, yun nga, guys. Comment kayo, guys, kung ano yung opinion nyo sa mga patch na to. Ano yung pinaka-paborito nyong nangyari sa patch na to. Sa akin, yung reduce the damage of Airbase talaga and the reduce the duration of Phantom's tactical skill. Is very impactful sa current meta sa game, no? So, yun nga guys, I think that's it for today's video sa patch notes. At sana'y may natutunan kayo sa video na to, nalaman nyo yung mga ano wala dito sa game. Kasi hindi nila announce eh. Sa social media lang sila nag-announce guys. And I suggest you follow their social medias, may Discord sila, sa Facebook page nila. Yun, mag-follow kayo dun guys. And that's it for me guys. See you in the next video again. Kung may natutunan man kayo guys or nag-enjoy kayo sa video na to guys or informative ba siya, don't forget to like this video, hit the thumbs up, and also subscribe kayo kung gusto nyo pang mag-follow sa aking mga Farlight 84 contents because I will be uploading a lot of contents for Farlight 84 guys because I really think the game has a lot of potential guys. And yeah guys, this is Jason Gaming guys. See you in the next video. Babush. We'll be right back.